Ano ba ang totoong pagsamba? Una, alamin natin muna kung bakit tayo sumasamba at kailan ba tayo dapat sumamba. Maaring may iba't ibang sagot tayo sa tanong na ito. Subukan nating sagutin. Una, may mga sumasamba dahil ito ang oras ng pagsamba sa simbahan. Kung minsan naman, feel sumamba dahil may blessings. O pag nakikinig tayo ng mga praise and worship songs, napapataas tayo ng kamay at napapaawit na rin tayo. Ilan lamang yan sa mga dahilan ng ating inaakalang pagsamba sa Diyos. Pero ano nga ba talaga ang totoong pagsamba sa Diyos? First of all, we worship because God made us to worship Him. Ang totoo, dapat na ang lahat ng nilikha ay sumasamba sa Diyos. Sa mga awit 150 verse 6, lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ngayon, kung mihinga tayo, ay nararapat tayong sumamba sa Diyos. At darating din ang panahon na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoong Hesus. Gaya ng nasusulat sa Pilipos chapter 2 verse 10 and 11. Upang sa pangalan ni Hesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. At ganoon din naman na ang lahat ng nilikha ay magpupuri at sasamba sa Diyos. Sa mga awit 148 verse 13 ay ganito ang sabi, ang pangalan ng Panginoon ay purihin nila sapagkat tanging ang kanyang pangalan ang dakila. Nasa itaas ng lupa at mga langit ang kaluwalhatian niya. Kaya hindi maaring hindi tayo sasamba sa Diyos. Nasa ibabaw ka man ng mundo, sa ilalim ng lupa o ng dagat o nasa langit, ay dapat sumasamba ka sa Diyos. Ngunit bagamat ganoon at nakakalungkot na marami ang hindi sumasamba sa Diyos sapagkat sa pagkaakala nila na hindi ito kailangan at maaari silang mabuhay nang walang pagkilala sa Diyos at sambahin siya. And there is a reason why kung bakit marami ang hindi kumikilala sa Diyos. Sabi sa John 3 verse 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. Hindi dahil walang Diyos kaya ayaw kumilala kundi ayaw nila sa Diyos dahil ayaw nila sa katotohanan at katuwiran at mas gusto nilang manatili sa kadiliman o paggawa ng masama. Now, for us, nanaligtas na, binigyan na tayo ng kaunawaan ng Diyos na makita ang ating labis na pangangailangan na maligtas dahil kung hindi ay diretso tayo sa hindi malirip o ma-imagine na kaparusahan sa kumukulong asupre o yung tinatawag na impyerno. At dahil sa pagkakaroon ng kaunawaang ito ay ang unang dapat nating gawin ay ang palagi ang pagsamba sa Diyos. May napanood ako dati sa Facebook na isang wild animal na nalagay sa panganib at may nagligtas sa kanyang tao. At dahil sa ginawa ng taong ito ay abot ang pasasalamat ng naligtas na hayop na ito. At kinilala niya na kanyang master at naglingkod sa nag-alis sa kanya sa panganib na ito. Imagine natin, isang wild animal na ang nature ay manlapan ng anumang kanyang makitang tao o hayop man. Pero nung may magligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan ay nabago ang kanyang nature. At ang response niya ay ituring na master at paglingkuran ang nagligtas sa kanya. Lalo pa tayo na tiyak na papuntang lahat sa tiyak na kapahamakan ang hindi tumanaw ng lubos na pasasalamat sa ating Panginoon. At hindi lang niya tayo tinulungan na makaalis sa kaparusahan na nakaamba sa atin kundi inalay pa niya ang kanyang sariling buhay upang
saluhin ang lahat ng kaparusahan na para sana sa atin. Siya ang nabugbog, siya ang nasugatan, inalimura at namatay upang tayo ay mailayo sa tiyak na kaparusahan. Sa Isaiah 53:5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kaya habang tayo ay humihinga, alalahanin natin ang ginawang sakripisyo ni Jesus para sa atin at ang pangunahing tugon natin ay ang palagi ang pagsamba sa Kanya. Sa bawat pag-awit, pagkalabit ng gitara o bass guitar, palo sa drum set o anumang instrument, ang ating hawak ay nararapat na ito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos lamang. At hindi lamang tuwing Sunday praise and worship tayo sasamba sa Diyos. Hindi rin sa kaginhawahan lamang tayo magpupuri at sasamba sa Kanya, kundi maging sa gitna ng mga kapighatian. Suliranin o anumang hirap na ibinibigay ng mundong ito dahil sa ating pagsunod kay Kristo. Sa lahat ng ito, nararapat na tayo ay sumamba at magpuri sa Diyos. Nang makulong si Pablo at Silas, at iyan ay bababasa natin sa mga Gawa 16:25-31, bagmat sila ay nakakadena sa loob ng bilangguan, ay nakuha pa nilang kumanta ng papuri sa Diyos. Siguro habang kumakanta sila, ang kanilang instrument ay ang kadenang nakakabit sa kanilang mga kamay at paa. At sa ganitong paraan ay kumilos pa ang Diyos upang sila ay makalaya. At may bonus pa, ang nagbabantay sa kanila ay naligtas at maging ang kanyang sambahayan. Nakakalungkot po na sa panahon ngayon ay ang worship ay nalayo na ng lalayo sa tunay na pagsamba. Kailangan ng magagarang instruments, palakihan ng stage, malalakas na amplifiers, nag-iiba-ibang kulay na ilaw, mamahaling mics, may mga pag-machine pa at pagalingan ng banda. At may mga dancers pa na lahat ng ito'y kailangang i-match sa isang dynamic at motivational na speaker. Hindi naman masama ang mga ito, pero ang tanong, ito ba ang tunay na worship? Sa John 4:23-24, sinabi, "Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya." Ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at Katotohanan. Kapag wala ang Espiritu ng Diyos, walang true worship. Kapag wala ang truth o ang katotohanan, wala ring worship. Lalo na, siyempre, kung parehong wala ang mga ito. Sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 1 hanggang 20 ay mababasa natin na ang hinaing ng Diyos sa kanyang bayang pinili at itinuring ng mga anak. Ngunit dahil sa kanilang patuloy na pagsuway, kahit pa nga ang ginagawa nilang pag-aalay at pagdiriwang para sa Diyos ay hindi na niya ito kinalulugdan pa. Maari nating punuin ng magagaling na mga manunugtog, mga awit, magaganda at mamahaling kagamitan at mahuhusay magsalitang preachers ang ating mga churches. Ngunit kung hindi na ituturo ang paglayo sa kasalanan, pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung hindi pangunahin ang pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at Diyos at sa kanyang ebanghelyo, at kung hindi ang hangarin ng bawat iglesia ay ang luwalhatiin ng Diyos sa paraang nararapat siyang luwalhatiin, kahit pa sobrang galing ng awitan, sobrang galing ng song leader, mag-motivate ng tao o na sumamba sa Diyos o sumabay sa mga awitin, kahit mga professionals ang mga manunugtog, kahit pa nga may magagarang stage at audio at light setups at napakagaling na magsalitang speaker, ay baliwala sa Diyos ang lahat ng ito. Ang totoo, sawang-sawa na at namumuhi na siya sa mga bagay na ito
kung wala ang tunay na pagsamba. Hindi masama ang pangkasalukuyang paraan natin ng pagsamba, basta siguruhin lang natin na ang ating mga pagsamba at pagtaas ng kamay, pagtugtog o pagsayaw o lahat ng ating mga ginagawa ay bunga ng tamang pagkaunawa sa kung ano ang tunay na pagsamba ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. At hindi lang bunga ng ating mga nakagawian at napanood sa social media o gusto lang kasi ng marami na ganito ang uri ng pagsamba, bagkus ang mahalaga ay ang gusto ng Diyos. Ang ating mga bawat paghinga ay pagsamba na sa Diyos. Sa bawat pagpasok at paglabas ng hangin sa butas ng ating ilong at ang bawat pagpinting ng ating mga puso ay isang napakalaki ng dahilan at paalala sa atin upang sambahin, purihin, pasalamatan at luwalhatiin, dakilain ang Diyos na may likha sa atin. Ang lahat ng ito ay mangyayari lamang kung mayroon tayong tamang pagkilala at relasyon kay Jesus na tanging sinugo ng Diyos sa ikaliligtas at tanging daan upang ang sino man ay makalapit sa Diyos. Sa 1 Korinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. God bless po.